Bago sa saksi, sa gitna ng ugong ng kudeta sa mataas na kapulungan, 12 senador ang pumirma sa resolusyong nagbibigay suporta kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Saksi, si Mab Gonzales. Sa gitna ng alingas-ngas na may tangkang patalsikin si Senate President Juan Miguel Zubiri bilang pinuno ng Senado, may umiikot ngayon sa Senado na resolusyon na nagsasaad ng suporta para sa kanya. Ayon sa isang source, 12 senador na ang pumirma. Ilang senador ang kinumpirma na ang kanilang lagda sa resolusyon. I signed a resolution to show my support to SB and gratitude na independent ang institution. Parang balik-balik yung mga rumors, so you just want to put the issue to rest para you can work properly. Ano yung loyalty check? Parang ganun? Something like that. I think yung kinakausap nila, yung mga perceived na hindi maybe dissatisfied or may ambitions. May mga senador na hindi pa nakikita ni anino ng resolusyon pero handang pumirma. Of course, but I haven't received any copy yet. So how can I sign? They don't want to let me sign. I have high respects to Senate President Zubiri. I'm willing to sign the manifesto para sumuporta sa kanya. So nakakarating na sa ito. Wala. Hinala ni Senadora Amy Marcos. There's a lot of pressure to change Mig Zubiri. But it's all coming from outside the Senate, not within the Senate. Maraming ugong. Pero lahat ng ugong galing sa Kongreso, hindi sa Senador. Nakakatawa nga eh. Pagpang na lang kaya nila yung Speaker, ba't nila papakialaman yung SP? Sinusubukan namin kunin ang panig ng Kamara tungkol sa sinabi ng Senadora. Si Zubiri naman tumangging magsalita. Sa gitna yan ng usapin ng Resolution of Both Houses 6 na layong maamyendahan ang tatlong economic provisions ng konstitusyon. 18 boto ang kailangan para maipasa yan sa Senado. Pero ilang linggo nang sinasabi ni Senadora Risa Ontiveros na posibleng makasama nila ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa pagboto kontra sa RBH 6 ang ilang taga-mayorya. Nung simula ang confident nila, nag-anunsyong may 18 na silang boto. Pero I think na-vindicate na hindi yan accurate. And hanggang ngayong araw, I believe meron pa rin kaming fighting chance makabuo ng at least 7 na kakailanganin para i-down yung RBH 6. Isa sa nagsabi ng tutol sa pag-amyenda sa buong konstitusyon, si Senadora Cynthia Villar. No. Bakit? Tingin ko hindi naman importante yun. Magagawa namin yun through legislation. Napas na namin yung public service act for public service. So dalawa na lang, education and media. Ang mga kongresista namang suportado ang tsa-tsa, may mensahe sa Senado. I think it is now incumbent on the Senate President to show his leadership, to muster enough votes so that we can get the RBH 6 approved in the Senate. Sa Kamara, patuloy ang pagtalakay ng Committee of the Whole sa RBH 7 na bersyon ng Kamara sa tsa-tsa. Magkaiba ang posisyon ng CHED at DepEd sa pagbubukas ng sektor ng edukasyon sa mga dayuhan. Will it allow foreign entities to teach? For this, the department respectfully and strongly objects to the amendment. This may result in the possible dilution of the fundamental aspects of Filipino identity, culture, and values to be taught, and worse, endanger national security. The commission does not object. What we have observed in the other ASEAN countries over the past years is that opening up ownership and control of educational institutions in higher education has made them more competitive in their internationalization efforts. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.